Magandang araw po sa inyo. Again, this is the Cycling Shed. And today, I have a new road shoes. It is the Fizik R1 Infinito. Team Movistar Color. Alright. Since meron akong bagong road bike shoes, meron din akong problema. Siyempre, kinakailangan maikabit ko ang aking cleats dito sa bagong road bike shoes. Pero ang problema natin, hindi parehas ng shoes ang paglilipatan. So kinakailangan maiayos nating mabuti without the help of a professional bike fitter. I'm not saying na magaling ako na mag-ayos o maglipat, no? Based on my experience lang din, gagawin po natin ito. Kaya samahan niyo po ako. Tapos po, mga kapadyak, may share ko po sa inyo, no? Kinakailangan pagpipili ka ng sapatos, kung magpapalit ka ng road bike shoes, make sure you have the same fit, hindi the same size. Kasi different brands, different models, iba-iba yung fitting niya. So kinakailangan, mga kaibigan, mga kapadyak, isukat natin yung sapatos na bibili natin. Kinakailangan the same fit sa paa mo, hindi the same size. Gaya po nito, dati meron akong bond. Sa bond po, size 44 ako. Nung nag-CD ako, size 43.5 sa CD. Ngayon, dito sa PC, buti na lang, hindi ako bumili ng 43.5. Ang binili ko is 43 kasi sinukat ko siya. So parang magka-size yung 43.5 dun sa CD, tsaka 43 ng Fizik. Sa Shimano, 43 din ang gamit ko. Sa Specialized, 43.5. Halos parehas ng CD. Kaya, kinakailangan po, the same fit, hindi the same size. Different brands, different sizing. Okay, mga kapadyak? Sige, simulan na po natin. First, ang gagawin po natin, syempre, checkin natin yung position ng road bike shoes. So, tingnan natin yung pwesto niya, no? So, left. Yan. Kasi kung makikita nyo po, yung size 43.5, pagka pinagtabi ko siya, ang ginawa ko kasi, mga kapadyak, pinagtabi ko siyang ganyan. Sinandal ko siya sa wall, tapos leveled siya, pantay yung flooring, tapos pinagtabi ko siya, talagang pantay na pantay yung ano niya, yung pinaka from tip to the heel, no? So ibig sabihin, pag sinuot ko yung shoes, kung saan ang magiging position nung ball, parehas po siya na yung magiging position dito sa sapatos ko, no? So pwedeng ang gawin ko, pagtabihin ko siya, tapos yun, pantay siya. So, pero syempre, ang pinaka-importante, isukat. Suotin natin yung fitting, no? Alright. Suot natin. Kinakailangan, meron din tayong marker. Gagamit tayo ng pencil para madaling mabura. So, dapat din, ang isa pa, kinakailangan, nag-medyas po tayo para alam natin yung fitting. So, dapat kung ano yung mga klase ng medyas na ginagamit po natin. So, yun. Papain natin, no? So, ito ang ball ng aking paa. So, we will put a marker here. Alright. Ganun din dun sa yung maliit, sa may buto dito sa maliit, lalagyan din natin para as reference. Okay. So, ayan. Hello, Kisses. Gusto ko nga palang introduce sa inyo si Kisses. Say hi. Kisses! Hello, my girl. Okay. Good girl yan, si Kisses. So, tandaan lang natin, we try the left shoe.
put a marking here. Yan. Tapos ganun din sa kabila. Ito. Okay. Pero pag pumalpak to, syempre, pupunta tayo sa mga magagaling na bike fitter. Isa po dyan yung aking coach, si Coach Susilito Santos. Have no complaints pagka siya nag-aayos ng setup ng sapatos ko. Syempre, si Frederick Martin Milagan from Forward Motion. Siya yung bike fitter ko. Napakahusay niya mag-fit. Shout out sa kanya. Napakasipag niya magtrabaho. Ibang klase. So, ayun. So, parehas. Ayun. Tanggalin na natin yung cleats. So, sa akin, mga kapadyak, I like the pedal na mas malapit sa midfoot. So, binababa ko siyang babang baba. Saka ako i-adjust mas malapit to inwards yung pinaka cleats, mas gusto ko siya mas malapit inwards, tapos medyo naka-angle siya para pag-adjust ko sa pedal. Yung natural position kasi ng paa ko is halos pa ganyan siya eh. So what ang ginawa ko, umupo ako sa table na naka-relax, tapos ang natural position ng paa ko is like this, naka-ganyan siya, no? Yun ang inahanap nating position para when we pedal, kung ano yung natural position natin na nakaupo tayo sa table, naka-rest ang paa natin, nakabagsak siya sa air, nakalapag siya, na-relax, naka-ganyan siya, kung ano yung natural position ng paa natin na yun, yun ang susundan natin sa pedal. So dapat, kung halimbawa, ang position ng paa nyo naturally is paganyan. Example ha, kung yun ang natural talaga na naka yung paa nyo na nakaganyan siya, dapat ganun ang setup natin dun sa bike natin, sa pedal natin. Pero kung nakaganyan naman, paganyan ang natural position, susundan natin siya na dapat yun ang natural position. So, kung ganyan yung sa inyo, diretso, sa akin, ganun din, diretso, so yun ang susundan natin. So, makikita nyo, pag pumedal tayo, pag binidyoan, tayo pag binidyoan natin, dapat yun ang masusunod para we're pedaling naturally, kasi yun ang natural position ng paa natin, yun ang hinahanap natin position dito. So para ma-attain ko yun, kailangan, para sa akin, ano po, kailangan usog ko siya inwards, tapos itataas ko ng konti yung sa bandang left side. Bukas ko nga pala itatry to, magra-ride kami about 60 kilometer ride from Apalit, Pampanga to Arayat Bikers Park, Balikan. So tatry natin bukas kung okay yung setup, pagkaka-setup ng cleats. Siguro in the future I will make a short review about this Fizik R1 shoes. So, let us check pa. Isa pa po pala, mga kapadyak, mga cycling enthusiasts, nakita nyo po yung markings, ano po. Dun sa markings, makikita nyo po na dun nakatapat yung pinaka stainless spindle
nung aking pedal. So, ibig sabihin, I am in the right place na yung power transfer ko dun sa pedal magiging maganda. Kasi yung pinaka ball ng aking foot dun nakatapat mismo dun sa spindle ng aking pedal. So pagpadya ko, yung puwersa doon siya mismo napupunta. Kaya ibig sabihin, sakto po mga kapadyak yung pagkakalagay ng aking cleats sa aking sakto ang pagkakalagay ng aking road bike cleats. Yon, try natin magpedal. Kahit konti lang, total, itetest naman natin bukas. So, yan po, makikita nyo po. For me, sa umpisa pa lang, alam ko na yung based on the natural position of my left foot and right foot, okay na po para sa akin, no? Bukas malalaman naman natin sa ride kung talagang okay na yung pagkaka-setup ng aking cleats. So, yun. So, yun. I think this is enough for me. Bukas na lang natin testing yun sa ride. Okay, salamat po sa panonood nyo ng aking video. Sana po kahit konti meron po kayong natutunan mga kapadyak. Please do subscribe to my channel para sa ilan pang mga videos na akin pong i-share. Again, hindi po ako professional cyclist. Hindi rin po ako professional bike fitter. Ano po? I'm just a cycling enthusiast na gusto ko lang din pong mag-share kung ano po yung aking natutunan sa ilang mga fitter tsaka sa aking cycling coach. Again, maraming salamat po sa pagsubaybay. This is the Cycling Chef.